let's discuss the law of inertia. According to Galileo Galilei, he defined inertia as the tendency of an object to maintain its initial state of motion. It can also be simply defined as the tendency of an object to remain unchanged or to do nothing. Sir Isaac Newton related the concept of inertia to mass. From this idea, it can be said that an object that is more massive has more inertia or has more resistance to change in motion than a less massive object does. According sa kanya, ang mga bagay daw na mas mabigat ay mas maraming inertia at mas kayang i-resist ang pagbabago sa paggalaw kumpara sa mga bagay na mas magaan. Newton's first law of motion or the law of inertia states that a body at rest remains at rest and a body already in motion remains in motion with a constant velocity in the absence of an unbalanced force. Ipinapaliwanag sa law of inertia na ang isang bagay daw na hindi gumagalaw ay mananatiling hindi gagalaw maliban na lang kung may force na magpapagalaw dito. O, ang isang bagay na gumagalaw ay hindi titigil sa paggalaw nito maliban na lang kung may force na magpapatigil dito. Ano nga ba ang ilan sa real-life applications ng law of inertia? Magbigay tayo ng ilang halimbawa. Ipagpalagay natin na may isang babae na sumakay sa tren. Sa simula, dahil hindi pa umaandar ang tren, ang kanyang katawan ay nasa state of inertia pa. Ngunit nung ito'y magsimula ng gumalaw, ang kanyang katawan ay nagsimula na rin sa pagkilos. Dahil sa paggalaw ng tren, maaaring bumagsak ang kanyang katawan patalikod. Ngunit dahil ang tren ay nag-exert ng force sa kanyang handle at ang babae ay nakahawak sa handle nito, ang kanyang katawan naman ay nagsimulang bumagsak papunta sa harapan. Ngunit kapag huminto ang tren, ang katawan ng babae ay mananatiling kumikilos maliban na lang kung may force na magpapahinto sa paggalaw nito. Isa pang application ng law of inertia ay ang pagsasabatas ng paggamit ng seatbelt para sa mga pasahero at sa mga driver. Ito ay upang maiwasan ang anumang aksidente na sanhi ng bigla ang paghinto ng sasakyan.